Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB Mulet. Yung tayo mula dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Balitang Pinas. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito lang mga kabalita, China, inatake na naman tayo ngayong Biyernes pero kabaliktaran ang nangyari. At yun, paalala lamang, ito yung ating reaction video lamang. Anuman sa masala round dito, bahagi lamang na ating reaction video. At yun, play na natin. Bago tayo magsimula ay huwag mo munang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel at ihit ang notification bell para lagi kang updated sa mga napapanahong balita at issue sa ating bansa. Nanindigan ang Philippine Coast Guard na hindi aatrasan ng Pilipinas ang China sa gitna ng tumitinding issue ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ginawa ng PCG ang pahayag kasunod ng banta ng China kung saan pinagsabihan nito ang Pilipinas na huwag nang palalain pa ang tensyon sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon kay National Task Force for the West Philippine Sea at PCG spokesperson Commodore J. Tariela, hindi malayo na maaring ibalik muli ng China ang mga floating barriers sa Maybaho de Masinloc at paigtingin pa ng mga ito ang dangerous maneuvers ng Chinese Coast Guards na nanghaharas sa karagatang sakop ng Pilipinas. Nauna nang pinagtatanggal ng PCG ang floating barriers na inilagay ng China sa Maybaho de Masinloc alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi nga, nag-escalate na ito. Alam nyo yung kinakatakutan natin, yung talagang magbanggahan. And you were there, you've experienced that. Very close, no? Halos tayo ang umiiwas. Center na. Yes, we stop our ships, no? Labis ng nagiging mapanganib ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Bunsod nito, nangangamba ang Armed Forces of the Philippines na lalo pa itong magiging agresibo sa mga susunod na pagkakataon. Kung dati, mga barko lamang ng Philippine Coast Guard ang hinaharangan ng Chinese vessels at pinalalampas ang mga civilian vessel na inuupahan ng Pilipinas para maghatid ng mga supply sa Ayungin Shoal. Ngayon, pati ang mga ito ay nakakaranas na rin ng panggigipit. Imagine crossing the path of a vessel that's moving forward. That's very dangerous. No, dapat hindi ginagawa yon. In fact, bawal na bawal nga yun eh. No, bawal na bawal yun sa maritime rules, no, na ikakap mo yung path ng isang barko. So, that's why we're worried na baka mag-escalate pa ito. Tiniyak naman ng AFP na nakahanda silang depensahan ang bansa laban sa China. Sa ngayon, may mga tinitingnan na silang ibang opsyon para sa patuloy na pagsasagawa ng raw emission sa Ayungin Shoal. Samantala, ayon sa AFP, walang karapatan ang China para diktahan ang Pilipinas kung ano ang dapat gawin sa barko ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Yan nga mga kabalita natin na talagang naninindigan, no, yung ating AFP o yung ating hukbo na talagang dito nakatalaga, no, sa ating karagatan na kung saan handang ang palaga, no, handang pumalag sa mga chekwang to sa China yung ating hanay at talagang hindi ibibigay o hindi nga isusuko yung ating soberanya kahit sa kabila nga na natatamo nating mga delikadong hakbang ng mga chekwang to ng China ay patuloy pa rin talagang naisipabatid sa mga chekwang to na talagang hindi sila magtatagumpay sa nais nilang pagkubkub o pagkuha nga ng ating teritoryo at patuloy silang papalagan at ito nga ang matibay na sandigan o talagang nagiging pananaad, no, ng ating hukbong sandatahang lakas. At yun, tuloy pa natin. For me, China has no right to tell us not to repair that while they themselves have created these artificial islands. Hindi naman tayo nakialam, hindi naman natin sinabi, don't do that. Hindi naman natin sinabi na don't bring in missile systems into these artificial islands. Sila nga nakikialam pa doon, no? Napakalaki ng imbalance. Naniniwala si General Browner na plano talagang angkinin ng China ang Ayungin Shoal, kaya nais nitong matanggal ang BRP Sierra Madre. Ganito rin ang pananaw ni Defense Secretary Gilbert Chudoro.
Sa ngayon, may namataan umano silang mahigit 30 Chinese maritime militia vessel na nananatili sa Rosul Reef. 3 hanggang 4 na taon o higit pa na nararanasan ng Philippine Navy ang signal interference sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Commodore Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Kasunod ito ng naranasang jamming incident ng Philippine Coast Guard sa Automatic Identification System o AIS ng kanilang mga barko nitong mga nakaraang rotational deployment sa Bajo de Masinloc. We have noted an increase in cyber interference, electronic and cybernetic jammings and stuff like that. Not only for equipment of the ship but also for land-based communication equipment. And this usually happens or are noted during preparation stages for RORI missions. Ayon kay Commodore Trinidad, minimal lang ang epekto nito dahil hindi naman naaapektuhan ang navigational capability ng ating mga barko. Pero naaapektuhan nito ang communication gaya ng paggamit ng cellphone at radio transmission. So there are times that interference or the ability to communicate is affected. Na hindi naman sa'yo normal na shortcoming sa ating communication, but you know that there's a deliberate attempt to prevent you from communicating ship to ship or online. Not only for our communication aboard ship or online, but also cell phones. Ayon sa Philippine Coast Guard, 3 beses na nilang naranasan ang jamming sa AIS ng kanilang mga barko. Gayun din ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kapag nagsasagawa sila ng rotational deployment sa Bajo de Masinloc. Dito nga mga kabalita natin, no, isa sa mga taktika ng mga Chekwang to ng China na talagang mapigilan nga sa pamamagitan nga ng jamming o pagpigil nga ng signal nga nitong mga Chekwang to ng China, no, sa ating barko. Ganyang kautak o ganyang katuso itong mga Chekwang to, itong China, na talagang gagawa at gagawa ng taktika o pamamaraan, no, mabago lamang o talagang hindi lamang may sakatuparan yung mga ginagawa nating hakbang o mga pagpapatrolya natin na nais pigilan nga o tuluyang tayo ipaalisin dito, no, sa bahagi ng ating teritoryo. Subalit nga patuloy naman itong talagang tinutugunan ng ating hukbong nakatalaga rito, talagang hindi nagpapatinag at talagang patuloy pinapakita sa mga Chekwang to na kahit anong gawin nila eh hindi nila mapapaalis o mapapalayas yung ating barko dahil karapatan natin na talagang ipagtanggol natin yung sarili nating soberanya laban nga sa mga ginagawa ng mga hinayupak ng mga Chekwang to ng China. Kaya pinapakita lamang talaga rito yung katatagan, no, ng ating puwersa na nakatalaga rito na kahit anong jamming o pagpigil nga sa signal eh patuloy at patuloy, no, na nilalabanan ng ating magigiting na talagang nakatalaga rito o yung ating hukbong patuloy na pumapalag at pinapalaga ng tila nga ba panggigipit o pangaharas o yung ginagawang kadipunggulan ng mga Chekwang to. At yun, tuloy pa natin. Naranasan ito sa magkakasunod na deployment ng BRP Teresa Magbanwa, BRP Datu Tamblot at BRP Datu Sanday. Ang Automatic Identification System o AIS ay ginagamit ng mga barko para matukoy ang kanilang lokasyon gamit ang satellite. Ginagamit ito para sa ligtas na paglalayag sa karagatan. Ayon naman sa PCG, nangyayari ito sa tuwing naglalabas ng pahayag ang China na itinataboy nila ang barko ng PCG at BPAR sa lugar. We also suspect that the reason why they're doing this is for them to support their narrative that every time na nandun tayo, sinasabi nilang they were successful in driving us away or repelling the presence of the Philippine government vessel. Samantala, kinumpirma rin ng PCG na naglagay ng floating barrier ang China sa bukana ng Bajo de Masinloc noong nakaraang Huwebes, ilang oras bago makarating sa lugar ang BRP Datu Sanday. So it supports our hypothesis, no, that every time they install their barrier is on the day that whenever they monitor, the Philippine Coast Guard or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources will be sending their vessels. Once it reaches their, they were able to monitor it, they're going to reinstall the barrier. Pero ilang oras lang din pagkatapos umalis ng barko ng PCG o kaya ng BFAR ay tinatanggal na rin ng China ang inilalagay nilang floating barrier. Halos buong araw na hinarangan at hinabol ng mga barko ng China ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nangyari yan 2 araw matapos ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard
sa Yungin Shoal. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Hindi natapos sa Ayungin Shoal ang pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Matapos ang banggaan at pambubomba ng tubig noong Martes, 21 oras o halos buong araw na hinaras at di tinantana ng mga barko ng China ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Malabrigo habang papunta sana ito ng Scarborough Shoal o mas kilala sa tawag na Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Ayon kay U.S. Maritime Security Expert Ray Powell, March 7 nang habulin, harangan at itinaboy ng 2 barko ng China Coast Guard at 4 na maritime militia vessels ang BRP Malabrigo. So the BRP Malabrigo came into contact with those ships just after midnight on March the 7th, and for several hours going from south to north was pretty intense. Yan nga mga kabalita natin yung mga ilang patungkol mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga yung patuloy na pakikibaka nga ng ating hukbo, ng ating puwersa laban dito sa mga chekwang to sa China, na kung saan yung paulit-ulit ng mga delikadong hakbang o tila nga ba nais na pagpapasuko o pagpapalaya sa ating mga barko o sa ating hukbo dito sa bahagi ng ating teritoryo. Ito ang hangad-hangad o talagang ginagawa ng mga chekwang to ng China, na kung saan ipatuloy naman ito nga tinutugunan ng ating hanay o ng ating puwersa nga na nakatalaga o yung mga hukbo nga naglalayag dito na talagang hindi no basta-basta mapapasuko o talagang hindi nga magtatagumpay itong mga chekwang to, itong China, na talagang ipinapakita lamang yung ating pagsisinding karapatan nga na talagang ipagtanggol natin yung ating teritoryo at hindi matakot sa mga chekwang to sa China. Na dito nga patuloy at patuloy nga umano nga papalagan ito ng ating mga hukbo o ng ating mga tagapaglayag no sa bahagi ng ating teritoryo. At hindi nga ito isusuko at ito nga ang pinapakita ngayon na patuloy pa rin talagang hinaharap ang anumang hamon o talagang mga banta ng mga chekwang to, na ito ang nakakatamo syempre yung ating mga magigiting na mga tagapagbantay dito sa bahagi ng ating teritoryo o yung ating mga hukbong sandatahang lakas na handa nga palagan ang magiging aksyon o magiging galaw ng mga chekwang to ng China, na hindi kinakatakutan ang anumang banta o yung anumang ginagawang pambubomba nga ng tubig na kahit nga malagay sa alanganin yung kanilang buhay handa pa rin isugal ito at handang ipakita sa mga chekwang to na hindi nila matitinag yung mga Pilipino nga nagnanais na ipagtanggol at harapin yung mga ginagawa nga ng mga chekwang to ng China nga no. Na kung saan ito nga mga galawan ng mga chekwang to itong China tila nga ba'y nararapat na talagang bigyang galaw o bigyang hakbang na rin ng ating mga hukbong na iipit na rin sa ginagawa ng mga chekwang to ng China. Yung nga maaaring maging taktika o yung maaaring maging galawan nga ng ating mga hukbo o ng ating mga barko na kayang-kaya naman pumalag sa mga chekwang to sa China. Na dito nga dapat nga na makaisip ng pamamaraan o taktika yung ating bansa upang talagang mapigilan na yung mga gantong hindi tamang hakbang ng mga chekwang to ng China. Na kung saan yung maaaring pagpalago tila nga ba mga hakbang na talagang tutugon sa mga chekwang to, na tila nga ba gawin kung kinakailangan nga ng ating bansa na tuluyang respondehan nga yung mga maling hakbang o talagang tugon na nitong mga chekwang to nitong China. Dahil paulit-ulit na lamang at talagang hindi tayo tinitigilan ng mga chekwang to ng China hanggat siyempre hindi nila nakikita nga talagang yung ating pwersa, yung ating hukbo, talagang handa nga sabayan yung kanilang ginagawa dito no sa bahagi ng ating mga teritoryo. At yung iba pang mga patungkol mga pahayag at balita dyan at kayo, kayo na bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Balitang Pinas. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.